Mabuhay everyone and welcome to my YouTube channel Range Max Boy. Today is Sunday and we're here. Saan pa nga ba? Sa pinakasikat na place sa Philippines ngayon. Tada! Ang Manila Bay. So, hindi ko na-expect na ganito kadami yung tao today. Ang dami. Mukhang masyadong excited ang mga Pinoy fans sa Manila Bay. So, as you can see, ayan sa likod ko, ang dami talagang tao. Parang, hindi ko alam. Masyado yata ako na-overwhelmed, pero masaya din yung feeling kasi at least marami kaming nandito, marami yung gustong makita yung yun nga, yung bago at malinis na Manila Bay. Yung ano ba masabi ko, yung amoy ng hangin same pa din. At titignan natin, no, yung ayan, wait, tignan natin si Manong. Ayan, so continue pa din yung paglilinis ni Manong dito, kung mapapansin niyo. So sana yung mga ano natin, mga kababayan natin, eh yun, maging responsible din sila, no, sa pagbisita nila dito. At ayun nga, ayan, kamukha niyan, may mga konti ng mga balat ng candy. Ayan, pero ibang-iba na nga siya, ibang-iba na siya totally. So ayan, ang daming naliligo, guys. Hindi ko sure kung pwede na tong paliguan kasi ang sabi, di ba? Ang sabi yata ng DNR ay hindi pa siya safe paliguan kasi ito ay may ano pa, kumbaga hindi pa siya totally malinis. So I'm not sure bakit inaallow na maligo sila. Pero wala naman tayong magagawa kasi yun mo, ang nag-e-enjoy talaga sila. Parang ito na, parang ang Manila Bay na ang new Boracay. Kasi bukod sa libre lang, wala naman tayong babayaran, walang entrance fee, napakabilis puntahan, sobrang accessible, lalo na sa mga katulad ko na nanggaling pa sa Bulacan. So gumising ako ng around 5:30, no, para pumunta dito, pero it took me almost an hour lang to get here via bus, NLEX, and then LRT. Baba ako ng UN Avenue, naglakad lang ako papunta dito, syempre para exercise na din. At eto nga yung ating makikita today. Sobrang mixed emotion. Hindi ko in-expect na ganito kadami yung tao, pero sobrang worth it naman. So, tara, pasyalan natin, tingnan natin yung view dito sa Manila Bay. Yeah. Uy, dami!
Okay, it is really such an overwhelming feels doon na makita yung mga kababayan natin na ganito yung ano nila, ganito yung parang treatment nila o yung kanilang reaction dito sa Manila Bay. Kung makikita ninyo, hindi ko talaga hindi ko alam kung pa kung sobrang ano ba, saya bang mararamdaman ko na makita. Kasi dumadaan ako dito before pero hindi siya ganito. Alam mo yun, yung parang para kang nasa beach talaga, para pumunta ng Zambales, para kang pumunta or I haven't been to Boracay pa, pero yun nga, para talagang ayan oh, sobrang daming naliligo talaga, guys. Kung makikita ninyo. And we all know Sunday is family day, pero talagang grabe. Ang saya lang makita, no? So, siguro dahil sa nangyaring hype na din sa social media at sobra yung efforts na ginawa din ng ating government, na talagang after a week lang, no, ganito na yung nangyari. Talagang isa na siyang tourist destination or tourist attraction, lalo na siguro dinayo pa to. Kamukha ko ay taga Bulacan pa ako, dinayo ko pa talaga siya ang Manila Bay, no. Grabe. Ang dami na ating kababayan. Grabe, Tatawid tayo dito sa mabatong lugar na to. Ayan, pero marami pa rin tayong mga kababayan na or volunteers na mga naglilinis, no? Okay. Ayan, sana maging responsible lang tayong mga tourist dito, no? Kasi para din naman sa atin tong Manila Bay. At kung kasi nakita naman natin yung continuous effort. Ayan, may mga nag-iwan ng tissue. Pero ayun, malinis talaga, as in hindi ganito. Siguro kukuha ko ng ng pictures, no, i-compare natin, ibang-iba to nung mga nakaraang taon, 2016 to 2018. Okay, yan. Ang dami pa rin tao hanggang dito, yung buong stretch yata na to ng Rojas, no? Talagang ang dami nagpupunta ang mga kababayan natin, talagang gusto nilang makita yung syempre yung ganda ng Manila Bay at kung gaano na yung improvement nito. Buang itu.
tinatawag tayo din? Bakit ba tinatawag tayo natin? Hindi ko talaga ine-expect na sobrang magiging ganun yung feels ko, no, sa pagpunta dito sa Manila Bay. I'm not expecting na ganun kadami yung makikita kong mga tao na nage-enjoy, na-enjoy nila yung nature, yung beach, no, yung bay itself. At yun nga, na sobra talaga yung effort na ginawa ng gobyerno. Sobrang kudos sa inyo, guys, sa DNR, sa lahat ng mga volunteers na nakisama sa cleanup drive na ito. At alam ko patuloy ito, ongoing ito every Saturday. Nakikita ko sa social media, especially sa Facebook, na meron silang pinopost about sa cleanup drive na nangyayari dito sa Manila Bay. So yun nga, sana maging responsable tayong mamamayang Filipino. Ang disiplina, no, wag na wag natin kakalimutan. Clean as you go, number one, no? Kung ano yung baon-baon yung basura, iuwi nyo din or itapon nyo sa tamang tapunan. Kasi para ma-enjoy din ng mga darating pang mga bisita at mga turista, itong ating ngayon ay ipinagmamalaki at sobrang viral nga siya, no? Sa social media, itong nangyari na transformation dito sa Manila Bay. At nakakatuwa lang din na isipin na kapag pala tayo nagtulong-tulong at yun nga, nagkaroon tayo ng disiplina, ma-achieve naman natin yung magandang resulta. At ito na nga yun. I'm not sure lang kung pwede ng paliguan ito, kasi may mga nabasa ako na parang yung coliform level ng tubig dito ay hindi pa ganun ka-safe para paliguan. Pero especially mga bata kasi yung naliligo, so sana yun nga, take some action on that one para din ma-check natin kung safe ba siya at kung talagang okay na ba siya. Pero yung feels sa mga oras na ito, no, sobrang yung amoy hindi na siya ganun kasangsang. Amoy, may konting amoy pa rin na hindi mawawala siguro agad-agad, kasi a week pa lang naman to, no? Pero yun, hindi nakamukha syempre nung dati na makikita nyo, puro basura. At tingnan nyo naman yung paligid ko. Ito dati, puro ano talaga yan,
pag may mga bagyo, lalo na pag malakas yung alon, dyan talaga dito yung mga plastic na to, sa mga bato na to, nagsisiksik yung mga plastic o dito na iipit. So, sobra-sobra yung ginawang cleanup drive dito. So, sobrang ang ganda. At ayan, may mga ano, may mga ibon din tayong nakikita. Pakita ko sa inyo yung ibon. So yun lang, mahalin natin yung ating kalikasan, mahalin natin ang Manila Bay para sa mga future pa na generations, makita pa nila na at masaksihan pa nila. At alam ko itong darating na summer, no, magiging patok to sa mga kababayan natin na puntahan, pasyalan. Lalo na ngayon na hindi pa man din officially nag-start ang summer, ay marami nang naliligo at namamasyal dito, especially today is Sunday, family day. So yun nga, yun lang ang ating panawagan sa mga, lalo na sa mga viewers, mga subscribers, sa mga nanonood nito na pupunta dito. Yun nga, alagaan natin tong ating Manila Bay, kasi kumbaga ano natin to, yaman natin to. So sino ba ang makikinabang, di ba, tayo din na mga taga dito sa Pilipinas, no? So ayun, thank you sa lahat ng mga nag-subscribe na, patuloy pang magsa-subscribe mga viewers. At yun nga, thank you all guys for watching and for supporting my YouTube channel Range Max Boy. Again, this is J-Mac. Please do hit the like, the subscribe, and the notification icon para patuloy kayong maka kuha or maka-receive ng notification sa mga future videos na i-upload natin online. Blessed Sunday sa lahat. Goodbye everyone.